Nagbigay ng reaksyon ng ilang presidential aspirants sa pag-atras ni Senador Bongo sa eleksyon 2022. Yan, at iba pa nilang aktibidad at pananaw sa iba pang issue sa unang balita ni Sandra Aguinaldo, Mav Gonzalez at Tina Panganiban Perez. Sa konsultasyon ni Senador Ping Lacson sa mga bus operator, nangako siyang mawawala raw ang kotong kapag naging pangulo siya. Nangako rin si Lacson at katandem na si Senate President Tito Sotto na titingnan ang iba pa nilang hinaing. Sa pag-atras naman ni Senador Bongo sa kanyang kandidatura, tanong ni Lacson, sino na ang magiging administration candidate? Binanggit niya na nag-uusap ang kapartidong si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ng Partido Reforma at kapartido ni Pangulong Duterte na si Energy Secretary Alfonso Cusi ng PDP Laban sa personal nilang kapasidad. Tinanong tuloy siya kung bukas ba siya maging administration candidate. An endorsement is an endorsement. Doon na lang muna tayo, but mahirap sagutin yung open or willing or will seek, but definitely we will not seek endorsement kasi masyadong presumptuous on our part. Kasama ni Lacson ang senatorial aspirant na si Dr. Mengdita Padilla. Nangako rin si Lacson na ibabasa niya sa siyensya at data ang anumang magiging hakbang ng pamahalaan kontra sa mga pandemya. Si Sotto tutol sa posibleng pag-obliga sa lahat na muling mag-face shield. Merong study, merong engineering, merong engineer, you know, na merong research na ginawa na sinasabi na nakakasama pa yung face shield dahil ini-scope niya yung hangin. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagdiriwang ng ika-158 na anibersaryo ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Dumalo rin sa selebrasyon ang katandem ni Moreno na si Doc Willyong. Pagkatapos nito, nakipagdayalogo si Moreno sa mga motorcycle taxi riders. Ngayong umatras na sa presidential race si Senador Bongo, tatanggapin daw ni Moreno kung susuportahan siya ni Pangulong Duterte. Kung ako ang mapupusuan nila, ay salamat. Oh, thank you in advance. Pero ayoko pa rin pangunahan sila until they say so. For the meantime, I'm always hopeful. Samantala, sabi ni Moreno na dapat isipin din ng gobyerno ang dagdag gasto sa ordinaryong mamamayan kung gawing mandatory ulit ang face shield. Bumisita si Vice President Lenny Robredo sa Sorsogon kung saan sinalubong siya ng stationary caravan ng mga taga-suporta. Kinamusta ni Robredo ang mga mangingisda sa bayan ng Bulan at pumunta rin sa ribbon cutting ng isang volunteer headquarters bago pumunta sa lumang munisipyo ng Bulan para sa isang maiksing programa. Muling nagpaalala si Robredo sa mga mamamayan na maging wais sa pagboto. Yung iisipin natin, nung wala pang eleksyon, sino yung nagbibisita sa atin? Yun po yung makakabuti sa bayan natin kesa niligawan tayo matatamis na salita pero kampanya lang naman tayo na isipan. Pagkatapos nito ay dumiretso si Robredo sa Masbate. Naroon naman ang katandem niyang si Vice Presidential Aspirant, Senador Kiko Pangilinan, na sinalubong din ang kanyang mga taga-suporta. Nagbigay rin ng komento si Robredo tungkol sa pag-atras ni Senador Bongo sa presidential race. Anya, karapatan ni Go na magdesisyon kung ayaw na niyang ituloy ang kanyang kandidatura. Tumungo ang magkatandem na sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa Borongan City Eastern Samar. Sinalubong sila nilakas CMD President at House Majority Leader Martin Romualdez. Nag-motorcade sina Marcos at Duterte palibot sa lungsod at tumuloy sa Baybay Boulevard kung saan pinasalamatan ang kanilang mga taga-suporta. Ikinuwento ni Mayor Sara kung paano nabuo ang kanilang tambalan. Hindi ako tatakbong pangulo kasi gusto ko matapos mga proyekto ko sa Davao. Sinabi ko kay Bongbong Marcos, gusto mo tumakbo, takbo kang pangulo. Gusto ka ng mga tao. Gusto ka ng mga tigasamar. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa Tacloban City, Leyte. Sinalubong sila ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo. Nag-motorcade ang magkatandem sa lungsod at dinaanan ang makasaysayang San Juanico Bridge. Lahat ng Pilipino ngayon ay nangangailangan ng tulong, nanghihingi ng kahit naman na ano na tulong para sa mga kahirapan ng buhay na hinaharap ngayon.
Nagsagawa si Senador Manny Pacquiao ng trabaho, pabahay at ayuda caravan sa Barangay 1 sa San Francisco sa Agusan del Sur. Sunod niyang pinuntahan ang Barangay Maygatasan sa Bayugan City. Nag-courtesy call ang senador kay Agusan del Sur Governor Santiago Cane at Bayugan City Mayor Kirk Assis. Sinagot din ni Pacquiao ang ilang katanungan mula sa media kabilang ang kanyang reaksyon sa pag-atras ni Senador Bongo sa presidential race. Karoon lang ako na ibawaan ano, nag-withdraw na si, balita na nag-withdraw si Bongo. Pero wala pa na ako na-confirm. Kung ma-confirm man yan, sana naman ta may katungod nga natay katungod nga mag-decision sa atong kaugalingon. Ang katandem ni Pacquiao na si Buhay Party List Representative Lito Atienza naman, pinangunahan ang seremonya sa paggunita ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Tutuban, Maynila. Ituloy natin ang adikain ni Andres Bonifacio na ang Pilipino ay mamuhay ng maayos sa mundong ito. Hindi tayo nilikha ng Panginoon, sabi nga niya, upang paghirapin lamang. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez, Buong Puso para sa Pilipino.